Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 16, 2024, Lunes. At ngayon po ay 16 ng Disyembre, unang araw ng ating pong simbang gabi. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 56, verses 1 to 3, and verses 6 to 8. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko ay di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon'y kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ang pagsisimula ng ating pong tradisyon na pagsisimbang gabi o tinatawag din sa ordo na Aguinaldo Masses o mga misang pangsyam na araw na nobena patungo sa pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon. At mas kilala natin din ito sa atin pong wika na Misa di Gallo, ang simbang gabi. No, kadalasan po ito ay siyempre ngayon po no, nagsimula kagabi sa anticipated mass at sa umaga naman po ay yung pinakaumaga. Merong mga schedule ng misa na talagang madaling araw no, alas tres ng umaga o depende po no sa naging nakasanayan ng mga tao. Pero sa paglipas po ng panahon, gaya dito sa atin sa syudad, no, ay dahil marami po ang nagtatrabaho, ay nag-i-schedule na tayo ng gabi na misa doon sa mga hindi kaya po na makadalo ng misa. Kung tutusin naman po, no, kaya nagkaroon ng Misa di Gallo ay para sa mga tao noon na hindi talaga nakakapagsimba, lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Dahil madaling araw pa lang ay kailangan na nilang pumalaot, kailangan na nila na magsaka o pumunta sa bukirin, kung kaya't nagkaroon po ng pagkakataon na magdagdag ng misa. Na siya rin magandang mensahe, no? Sabi nga dito sa ating unang pagbasa ay ninanais ng Diyos na mas marami pang tao ang makasama niya. Kaya hindi po exclusive, no? Pag sinabing tayo lang, no? Ako lang, kami lang, ang gusto ng Diyos ay inclusive. Pwedeng sumali lahat, pwedeng sumama lahat ng handa na sumunod sa Kanya. Siyempre, yung kaya pong magpasakop sa Panginoon, kahit pa ikaw ay isang dayuhan, kahit pa iba yung iyong nakagisnan no, na paniniwala o pananampalataya, basta tanda ka na tanggapin ang mga utos ng Panginoon, tanggapin ang Diyos sa buhay mo, ay handa ka niya rin tanggapin. At ganun din nawa no, ang atin pong maging pag-uugali o pagkilos sa simbahan. No. Tanggapin natin ang sino mang gustong pumasok, ang sino mang gustong magpalalim ng pananampalataya. Kahit pa, no, siyempre marami po kayong mga kakilala din, isa na curious sila, ano ba yung ginagawa nyo, bakit kayo gumigising na madaling araw, eh welcome natin sila. Para makita din nila sa kanilang sarili. No? Baka nga ito na rin yung paraan para o paraan ng Diyos na tinatawag sila. So, iwasan po natin na maging exclusive. No? Ang ating simbahan ay bukas
para sa lahat ng mga gustong tumanggap sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.